matagal na ako sa showbiz. Journalism ang tinapos ko, pero kumodi na ako ng video editing. Malimit kasi sa writing lang ako. Saka mga script, mga ganon. Nag-edit din ako ng video. Dalawang trabaho ko. Sa researcher. Bali, pinagkatrabaho ko, showbiz, yung mga istorya, mga ganyan, kung ano-ano pa. Tapos, may extra din ako. O, meron din akong trabaho sa media, syempre. Sa mga research na balita, kung ano-ano pa. Gusto kong ikwento sa inyo ang trabaho ko, showbiz, na meron akong karanasan na hindi normal sa nakakarami. Isang o marami, one to many na mga kababalaghan sa industry ng showbiz na akala nyo masaya, puro glamoroso, puro pabongga at kung ano-ano pa. Merong artista na talagang unang tingin ko sa kanya, mukhang walang dating, mukhang hindi sisikat, to be honest. Pero maganda siya. Pero kung itatabi mo sa ibang artista babae, eh talagang, eto, no offense, nagpapakatotoo lang, walang panama. Kumbaga, pag tinabi mo siya sa mga gandang artista babae, ang nakikita ko sa industriya, eh walang wala. Isang beses, o isang araw, nagtaka ako. Lucy, ma'am, kumusta? Ah, okay naman po, kuya. Kamusta po kayo? Ako, ma'am, pinanood ko yung pelikula niyo, ha? Sabi ko sa kanya, medyo matamlay si Lucy. Kuya, bakit? Hindi, marami ba nanood? Diba marami naman? Pero ang totoo, alam ko, sa loob-loob ko, flop ang pelikula lang yun. Hindi siya gano'ng sumikat. Kasama ba naman niyang aktor, eh, hindi rin sikat. Konti lang yung nanood ko yun eh. Huwag kang mag-alala, ma'am. Sisigat ka rin. Pangako. Meron siyang tiya na parang stage mother niya. Showbiz. Kaya nagbabantay, nag-aayos sa babae. Napadaan ako sa kwarto nila. Para merong sinasabi ang kanyang kiyahin. Para bang pinagagalitan yung babae, eh nagtaka naman ako. At naawa na rin. Kasalanan ba niya na hindi siya sumikat? Maging naman siyang umarte sa loob-loob ko. Pero ganun talaga eh. Si showbiz kasi hindi lang ganda. Maraming maganda. Hindi lang magaling umarte. Maraming magaling umarte. Masasabawan ka kumbaga. Kaya kailangan maging unique ka. At yung pag nakita ka ng tao, kahit manood sila ng ibang pelikula, ikaw at ikaw ang maalala nila. Ibig sabihin, yung karisma mo, yun ang kailangan ni Lucy. Tuman ako sa bahay nila. Nagdala ako ng pasalubong galing Laguna, espasol, at mga kakanin. Meron kasi pinahatid si Direk. Binigay ko yung dokumento para pirmahan niya. Pinati din yun ng manager niya. Sumilip ako sa bahay. Nakakatubang ko. Parang merong kung anong kababalaghan na hindi ko maintindihan. Inakaban ako. Pero yung pagsilip ko, si Lucy at ang kanyang kahin na lagi nakaitim na belo na ang weird. Meron silang inuusal na ritual. Nakaharap sila sa isang altar. Nanginginigaw sa takot. Ang altar na yon ay hindi pang Kristiyano. Meron doon na ulo ng kambing na may napakalaking sungay. Doon ako kinabahan. At meron silang inuusal na salita na alam ko, ritual. Yung parang napapanood nyo sa
horror movies o kaya kulto, parang ganon. Sobrang takot ko, dahan-dahan akong umalis. Hindi ko na naibigay yung kontrata. Tumago ako sa manager niya sa akin direct. Sabi ko walang tao sa bahay. Saka ko lang ulit dadalhin sa taping na. Ganon din naman. Sabi sa akin ng manager, o ba't parang hingal na hingal ka at takot na takot? Sino ba namang hindi matatakot na sisip-sip ko? Si Lucy at ang kanyang kahen, sumasamba na sa demonyo. Mga tatlong araw, may kakaibang nangyari sa karir ni Lucy. Biglang nag-boom ang kanyang mga movie o mga pelikula. Talagang hindi maganda maya mga nanonood sa sinihan. Pati sa social media. Nagmi-million views na rin siya. Lumaki na lumaki ang kontrata ni Lucy, ang alaga. Tapos, nakasalubong ko siya. O kuya, matagal na kita hindi nakikita. Ano ko, maraming projects, saka research sa mga news. Kasi di ba dalawa rin ang trabaho. Ah, ganun ba? Inabutan niya ako ng 10,000. Oh, para saan to? Nako, kuya, dun muna tayo. Niyakad daw ni Lucy sa Koinakay sa isang tabi. Bilingin niya ako ng 10,000. Naku, ang laki naman ito. Ma'am Lucy. Tawag sa kanya. Lucy lang, ako naman. Abait ka naman eh, di ba? Oo naman, depende, sabi ko. Sabi ni Lucy, huwag mo sasabihin yung sekreto na nakita mo sa bahay. Doon ako namawis. Namawis ng gusto. So, wala akong nakita eh. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi naman ako napadpad doon. Nakita kita at narandaman. Napasulyap ako. Kuya, huwag ka na magsinungaling. Sabi niya sa akin, lalo ka namawit ng todo. Hindi lang yung pera matatanggap mo. Basta, huwag mo nang i-bunyag. Nasa news ka pa naman o pagbabalita. Sana huwag mo na sabihin kahit kanino. Kailangan ko tong karir na to, kuya. Ang sarap pala na sikat. Ang sarap pala. Sabi niya sa akin. Lumayo na si Lucy sa akin na ako naman inatigilan. Lalo ko nang ilabot na nakita ko ang kanyang kahin sa sasakyan na para pick-upin siya kasama ng kanyang driver. Tumingin ito ng napakalalim at napakasama sa akin para bang may pagbabanta. Sumikat na sumikat si Lucy. Nung tumagal-tagal, abalitaan ko. Nagkaroon ito ng depression. Sabi ng mga kasama ko sa media, saka sa taping ng kasama kong staff sa paggawa ng pelikula. Minsan daw nakikita daw si Lucio naririnig na parang may kinakausap at sinasabi nito na layon siya nito. Ah, ganun ba? Oh, pare, ang word ni Lucy. Sikat na sikat pero ganun, para may toyo. Doon ko napagtanto. Napag-isip-isip ko na baka nga demonyo na yung nakikita ni Lucy at kinuha ng kanyang kaluluwa. At eto pa, nag-taping sila sa horror sa labundok na bahagi sa probinsya. Doon ko kunin kasing eksena na hinahabol siya. Nakita ng isang video editor na katropa ko yung video na pinakita sa akin. Meron may sungay na umahabol daw kay Lucy na anino. Takot na takot daw si Lucy. Totoong-totoo ang pag-arte ng babae, pero para sa akin, alam po ang totoo nangyayari kababalagan na yun. Hindi ito nilabas ng director ng peligo lang yon. Naging urban legends to sa aming mga nakakalam showbiz pati sa media. Hindi namin nilabas ang sekretong yun. Hanggang sa nabalitaan namin na si Lucy tumalon sa building. Sabi ng gwardiya, meron daw na
parang humahabol sa babae sa artistang si Lucy. At sumisigaw na layuan daw siya nito. Tapos, ayun, tumalo sa building. Nakakapanlumo ang nangyari kay Lucy. Sa kasikatan, sinala niya ang sarili niya at ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Isa ito sa mga showbiz horror na maaaring hindi nyo pa alam na nangyayari. Kasikatan na pananggalian na malaki naman sisingilin sa isa uli. Sana tanggapin pa siya sa langit, ano? Pinagdarasal ko rin kasi na napatawa siya ng Panginoong Diyos. Nakakilabot ang istoryang ito. Sa mga mag-aartista, sana paghirapan nyo lang kung anong meron. Kung hindi makisumikat, baka sa ibang larangan kayo sumikat, di ba? Wag na wag nyo isasanda ang kaluluwa nyo sa kadiliman.